Isa na naman pong maganda at masayang tanghali po sa inyo lahat, mga kaibigan. Salamat sa ating Diyos dahil sumapit na naman po ang araw na ito at panibagong lakas na naman po ang ibinigay ng Panginoon sa ating mga buhay, at maraming salamat po sa buhay ninyong lahat, mga kaibigan. Sa lahat po ng patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos na akin pong binabasa dito sa YouTube, nawa po ay magpatuloy po kayo sa pakikinig. At kung kayo po ay may mga Biblia, ay sundan nyo rin po ako para makita nyo rin po kung nasaan ang aking binabasa. Tatapusin po natin ang Bible ngayong taong ito. Tapusin po natin ang pagbasa ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation o pahayag, upang sa ganon magiging masaya po ang buhay natin kapag atin na pong natapos ang Biblia na basahin. Ano po, kaya dito ko po binasa sa aking YouTube channel para kasama ko po kayo sa pakikinig. Dahil habang nagbabasa ako, naririnig ko rin ang aking binabasa. Kaya mga kaibigan, simulan na po natin ang ating pagbabasa. Kahapon po ay natapos po natin ang chapter 23. Nagsimula po tayo sa chapter 1 ng Genesis. At kahapon po ay nag-end po tayo sa chapter 23. At nakita po natin, nalaman po natin ang pinagmulan po ng ating mga lahi. Ano po? Kaya sabihan niyo po ako uli. Dito po sa Genesis chapter 24, medyo mahaba-haba po itong chapter na ito, kaya hindi ko po binasa kahapon para hindi naman po kayo mainip. Kaya ayan mga kaibigan, simulan ko na naman po uli ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Genesis chapter 24, ang title po nito, nag-asawa si Isaac. Sabi po dito, matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa pinakamatanda niyang alipin na kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita at manumpa ka, ipangako mo sa akin sa ngalan ni Yahweh ang Diyos ng langit at lupa na hindi ka sa Kanaan pipili ng mapapangasawa ni Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka sa aking mga kamag-anak doon na mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maari po bang si Isaac na ang pumunta roon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac, tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kamag-anak, sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauuna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Ngayon, kung ayaw sumama ng mapipili mo, wala ka nang pananagutan sa akin, ngunit huwag mo kapupuntahin doon ang anak ko. Kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng amo niyang si Abraham at nanumpang susundin ito. Naghanda ng 10 kamilyo ang alipin matapos nilang kargahan ng maraming panregalo. Naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirhan ni Nakor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at napaluhod sa tabi ng balong na roon ang mga kamilyo sa gayong oras. Tuwing magdarapit hapon, dumarating ang mga babae para umigib. Siya ay nananalangin ng ganito, Yahweh, Diyos ni Abraham, pagpalain po ninyo ang aking lakad. Tuparin po ninyo ang inyong pangako sa aking amo. Tatayo po ako rito sa tabi ng balon at ihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila kapag sinabi niyang uminom ka at paiinumin ko rin ang iyong mga kamilyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping si Isaac. Sa gayon, malalaman ko na tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking amo.
Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na anak ni Betuel at apo ni Milka na asawa ni Nakor na kapatid ni Abraham. Siya'y dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa bukal, pinuno ang kanyang banga at umahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maari bang makiinom?" "Aba, upo," sagot ng babae. At inalalayan niya ang banga upang ang banga habang umiinom ang alipin. Nang ito'y nakainom na, ay sinabi pa ng dalaga, "Painumin ko na rin po ang inyong mga kamilyo." Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siyang sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamilyo. Tahimik na nagmamasid ang alipin at iniisip kong iyon na ang tugon ni Yahweh sa kanyang dalangin. Matapos makainom ang mga kamilyo, inilabas ng alipin ang dala niyang hikaw at 2 pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos, ito'y tinanong niya, "Kanino kang anak? Maari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?" Sumagot ang babae, "Ako po'y anak ni Betuel, na anak ni Nakor at Milka. Maluwag po sa amin at maraming pagkain, pati ang inyong mga hayop." Sa tuwa ng alipin, lumuhod siya at sumumpa kay Yahweh, wika niya, "Purihin si Yahweh ang Diyos ni Abraham, hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatnubayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng kapatid ng aking amo." Nagdudumaling umuwi ang dalaga at isinalaysay sa kanyang ina ang lahat. Si Rebecca ay may nakatandang kapatid na lalaki, Laban ang ngalan nito. Tumakbo siyang papunta sa balong kinaroonan ng lalaki nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid. At nakita ang hikaw at mga pulseras na suot nito. Nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamilyo. Sinabi ni Laban, "Bakit nandyan pa kayo? Tayo na po sa amin." Lalaking pinagpala ni Yahweh, "Nakahanda na po ang pagpapahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamilyo. Sumama nga ang alipin." Pagdating sa bahay, ibinaba ni Laban ang karga ng mga kamilyo at pinakain ang mga hayop. Ang alipin na may binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa, pati ang mga kasama nito. Dinulutan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, "Sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain." "Sige, sabihin ninyo," wika ni Laban. Ganito ang salaysay niya, "Ako po'y alipin ni Abraham. Pinagpala ni Yahweh ang aking amo, pinarami ang kanyang mga kawa ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamilyo at asno. Niloob po ni Yahweh na ang asawa niyang si Sarah ay magkaanak pa bagamat matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po'y pinanumpa niya na di ko babayaang taga-Kanaan ang mapangasawa ng anak niyang ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang sagot po niya ay sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angka ng kanyang ama ako kumuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos sa akin. Kung sundin mo ito, ang sabi pa sa akin, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Pagsapit po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ang ganito, O Yahweh, Diyos ni Abraham, tatayo po ako sa may balong ito at pag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom, pati ang aking mga kamilyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking amo. Hindi pa natatapos ang aking panalangin. Dumating nga si Rebecca, lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanya. Sa kanyang ako'y painumin at hindi lamang ako ang pinainom, pati po ang aking mga kamilyo. Tinanong ko po siya, "Kanino kang anak?" Ang sagot po ay kay Betuel, na anak ng mag-asawang Nakor at Milka. Kahit
Kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng mga pulseras. Pagkatapos, ako'y nagpatira pa sa lupa at sumamba kay Yahweh sa Diyos ng amo kong si Abraham, pagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanang ito, at dito ko nga nasusumpungan ang dalagang dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling ko na sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking amo. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Sumagot ang mag-asawang Betuel at Laban, yamang ang bagay na ito'y mula kay Yahweh at wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong amo. Pagkarinig nito, ang alipin ni Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. At inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto't pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mamahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, ang alipin at ang mga kasama nito ay kumain na at uminom, at doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukas ay nagpaalam na siya, ngunit hiniling ng ina ng kapatid ni Rebecca na magparaan muna ng isang linggo o sampung araw bago umalis. Sinabi ng alipin niya, mga pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking amo. Kung gayon, sabi nila, tawagin natin si Rebecca at itanong ang kanyang kapasyahan. Sasama ka na ba sa taong ito? Tanong nila, upo. Tugon niya, si Rebecca at ang kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at ang mga kasama nito matapos basbasa ng ganito. Ikaw nawa o Rebecca ang maging ina ng marami mga lungsod ng kaaway malupig ng iyong lahi. Handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niyang babae ay sumakay sa kamilyo at umalis kasunod ng aliping kumuha sa kanya. Nang panahong iyon, si Isaac ay nanirahan sa tlupain ng Negev. Minsan, napadako siya sa ilang ng Berlahayroy ng magtatakip silim. Siya ay namasyal sa bukirin at nakita niyang may dumarating na mga kamilyo na tanaw ni Rebecca sa Isaac, kaya't bumaba siya at sa sinasakyang kamilyo, lumapit sa aliping kumaon sa kanya at nagtanong, sinong lalaki iyong papalapit sa atin? Siya po ang aking amo, tugon niya. Kumuha ng belo si Rebecca at nagtalukbong. Pagtatagpo niya'y nila'y isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga pangyayari, kaya tinanggap ni Isaac si Rebecca bilang asawa at dinala sa kanyang tolda. Ang babae ay napamahal sa kanya at naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Dadako na po tayo sa chapter 25, mga sumunod pang lahi ni Abraham. Genesis chapter 25. Bukod kay Sarah, naging asawa rin ni Abraham si Kutura. Ang mga anak niya rito ay sina Zemram, Yoksan, Midan, Madyan, Isbak at Suwa. Si Hoksan ang ama ni Nazeba at Didan. Kay Didan nagmula ang mga Asurim, Itosim at Liumim. Ang mga anak naman ni Madyan ay sina Epha, Epher, Enoch, Abida at Eldaa. Lahat sila'y buhat kay Ketura. Kaya Isaac, ipinamana ni Abraham ang lahat niyang ari-arian, ngunit bago siya namatay, pinagbibigyan na niya ng regalo ang mga anak niya sa ibang asawa at pinapunta sa lupain sa dakong silangan para malayo kay Isaac. Namatay si Abraham. Si Abraham ay nabuhay na 175 na taon. Matanda na siya nang mamatay. Inilibing siya ni Isaac at Ismail sa yungib ng Makpela sa silangan ng Mamre na parang na dating kay Ephron, anak ni Zohar na Hitiyo. Ang parang na ito ang binili ni Abraham sa mga Hitiyo at dito sila nalibing ni Sarah. Pagkamatay ni Abraham, patuloy na pinagpala ng Diyos si Isaac. Doon siya tumira sa Berlahayroy.
ang lahi ni Ismael. Ito naman ang lahi ni Ismael, anak ni Abraham kay Agar, ang Ehipsyang alipin ni Sarah. Si Nebaiot ang panganay, sumunod si Nakidar, Abdil, at Mibsam. Sumunod pa sina Misma, Duma, at Masa. Pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jitor, Nafis, at Sedema. Ito ang 12 anak ni Ismael. Bawat isa'y naging pinuno ng kanyang lipi at bawat lipi na nirahan sa kanya-kanyang lupain. Namatay si Ismael sa gulang na 137 na taon at siya'y nilibing. Ang lahi ni Ismael ay doon tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur sa daang patungo sa Assyria sa silangan ng Ehipto. Nakabukod sila sa ibang lipi ni Abraham. Ipinanganak sina Esau at Jacob. Ito naman ang kasaysayan ni Isaac, ang anak ni Abraham. 40 na sa Isaac nang mapangasawa niya si Rebecca, anak na dalaga ni Betuel, isang Aramiyong taga Mesopotamia. Si Rebecca ay kapatid ni Laban, isa ring Arameyo. Hindi magkaanak si Rebecca, kaya't nanalangin kay Yahweh si Isaac. Dininig naman siya at si Rebecca ay naglihi. Kambal ang kanyang dinadala at nasatyan pa ay nagtutulakan na ang dalawa. Kaya't sinabi ng ina, kung ngayon pa'y ganito na ang kalagayan, bakit pa ako mabubuhay? At siya ay nanalangin, ganito ang tugon ni Yahweh. 2 sanggol ang dala mo sa loob ng iyong tiyan, larawan ng 2 bansa na magiging magkalaban. Mas malakas yung bata, kaya naman balang araw ang matanda ang alipin nitong bunsong iluluwal. Dumating ang panahon at nanganak nga siya ng kambal. Mamula-mula ang kutis ng una at mabalahibo ang katawan. Kaya't Esau ang ipinangalan dito nang lumabas ang pangalawa. Nakahawak ito sa sakong ng kanyang kakambal, kaya Jacob naman ang tinawag sa kanya. 60 si Isaac noon. Ipinagbili ni Esau ang kanyang karapatan. Lumaking malulusog ang mga bata, naging mahusay na mga ngaso si Esau. At sa kaparangan na halos tumitiras ni Jacob naman ay tahimik at lagi sa bahay. Higit ang pagtingin ni Isaac kay Esau, palibhasa'y kinawiwilihan niyang kanin ang mga nahuli nito sa pangangaso, samantalang si Jacob naman ang mahal ni Rebecca. Minsan, si Jacob ay nagluluto ng pulang buto ng sitaw. Siya namang pagdating ni Esau mula sa pangangaso, sinabi niya, gutom na ako, bigyan mo ako ng mapulang niluluto mo. Mula noo'y tinawag siyang Edom. Sumagot si Jacob, oo, iyon ang lahat ito. Kung ibibigay mo sa akin ang karapatan ng pagiging panganay, payag na ako, wika ni Esau, aanhin ko pa ang pagkapanganay kung mamamatay naman ako sa gutom. Kung gayon, sabi ni Jacob, sumumpa ka muna. Sumumpa nga si Esau at ibinigay kay Jacob o Jacob ang karapatan ng pagiging panganay. Ibinigay naman ni Jacob kay Esau ang niluto niyang gulay at binigyan pa ito ng tinapay. Matapos kumait o uminom, umalis na agad si Esau. Iyon lamang ang halaga sa kanya ng kanyang karapatan sa pagkapanganay. Chapter 26. Si Isaac sa Gerar at sa Beersheba, tulad ng nangyari ng panahon ni Abraham, nagkaroon uli ng tagutom sa lupain ng Kanaan, kahit nakarating sa Isaac sa Gerar, sakop ni Abimelech na hari ng mga Filistiyo. Napakita si Yahweh kay Isaac at ang sabi, huwag kang pupunta ng Ehipto, doon ka tumira sa lupang ituturo ko sa iyo. Dito ka muna, ako isa sa iyo at pagpapalain kita, ibibigay ko sa iyo at sa iyong lahi ang buong lupain ito, tulad ng aking pangako sa iyong amang si Abraham. Pararamihin kong gaya ng mga bituin ang iyong lahi, lahat ng lupang ito ibibigay ko sa kanila. Pararamihin ko na gaya ng mga bituin ang iyong lahi at lahat ng lupang ito ibibigay ko sa kanila at hihilingin sa akin ang lahat ng bansa sa daigdig na sila'y pagpalain ko tulad ng ginagawa ko sa iyong angkan.
pagpapalain kita dahil kay Abraham, pagkat sinunod niya ako at tinupad ang aking mga utos. Doon nga tumira si Isaac sa Gerar. Kung tinatanong siya ng mga naroon tungkol kay Rebecca, sinasabi niyang ito'y kanyang kapatid. Inililihim niyang mag-asawa sila sa takot na siya ay patayin. Parang naulit lang po ang kwento nung pagsisinungaling ni Abraham nung panahon nila ni Sarah. Ano po? Para makuha si Rebecca, sapagkat ito'y maganda, hindi pa sila nagtatagal sa dakong iyon. Nadungawan minsan ni Abimelech na sina Isaac at Rebecca ay naglalambingan. Ipinatawag agad ni Abimelech sa Isaac at ang wika, "Tiyak na asawa mo ang babaeng iyon, hindi ba? Bakit ang sabi mo'y kapatid mo? Natatakot po ako na baka ako'y patayin kung sabihin kong asawa ko siya." Tugon ni Isaac, "Bakit mo ito ginawa sa amin?" wika ni Abimelech. "Kung siya'y ginalaw ng isa sa mga tauhan ko, isinubo mo po mo pa kami sa kapahamakan." At sinabi ni Abimelech sa kanyang nasasakupan, "Papatayin ang sinumang umapi sa mag-asawang ito." Si Isaac ay nagsaka ng taong iyon at makasandaang ibayo ang kanyang inani. Pinagpala siya ni Yahweh at patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan anupat siya yumaman. Nainggit sa kanya ang mga Filistiyo sapagat marami siyang alipin at mga kawa ng mga tupa at baka, kahit tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito'y nabubuhay pa. Sinabi ni Abimelech, "Umalis ka na, Isaac. Ikaw na ang makapangyarihan kaysa amin." Kaya umalis si Isaac at doon tumigil sa kapatagan ng Gerar. Ipinahukay niya uli ang mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filistiyo, at ang mga balong iyo'y tinawag ni Isaac na dating tawag dito ng kanyang ama. Ang mga tauhan ni Isaac ay nakahukay ng isang malakas na bukal sa kapatagan, ngunit inangkin ito ng mga taga-Gerar. Kaya tinawag niya itong balon ng away sapagkat sila inaway ng mga tagaroon. Nang makahukay uli sila, nakipagtalo na naman sa kanila ang mga taga-Gerar, kaya tinawag naman itong balon ng pagtatalo. Lumayo sila roon at humukay ng ibang balon. Wala nang umangkin ito, kaya tinawag niya ang balon ng kalayaan. "Uunlad tayo sa lupang ito," wika niya. Pagkat dito tayo binigyan ni Yahweh ng kalayaan, umalis sa Isaac at nagpuntan sa Beersheba. Nang gabing iyon, napakita sa kanya si Yahweh at ang sabi, "Ako ang Diyos ng iyong magulang. Huwag kang matatakot. Kita'y sasamahan. Pagpapalain ka at ang iyong angkay pararamihin ko, ito'y alang-alang sa aking alipit lingkod na Abraham." Nagtayo sa Isaac ng dambana doon at sinamba si Yahweh. Tumigil sila sa lugar na iyon at humukay uli ng balon ang kanyang mga alipin. Ang kasunduan ni Isaac at ni Abimelech. Dumating sa Abimelech buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si Pikol, puno ng kanyang hukbo. Tinanong siya na Isaac, "Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba't ako'y pinaalis mo na sa iyong bayan?" Ito ang tugon nila, "Naniniwala na kami ngayon na sama sa iyo ang Diyos. Nais namin magkipagkasundo sa iyo, ipangako mong di mo kami pipinsalain sapagkat hindi ka naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at di ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh." Naghanda si Isaac na malaking salo-salo at sila'y nagkainan, nag-inuman. Kinaumagahan sila'y nagsumpaan na magiging magkaibigan at masayang naghiwalay. Naging matalik na magkaibigan sila mula noon. Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila'y nakahukay na ng tubig. Tinawag niyang Seba ang balong iyon. Kaya hanggang ngayon ay Beersheba ang tawag sa lungsod na ito na iyon. Nag-asawa ng mga dayuhan si Esau. 40 taon si Esau nang siya'y mag-asawa. Si Judith, na anak ni Hitiyong si Biri, ang naging asawa niya. Napangasawa rin niya si Basimat, anak naman ni Elon, isa ring Hiteyo. Ang dalawang ito ang naging dahilan ng pamimighati ni Isaac at ni Rebecca. Chapter 27 na po tayo. Nakamtan ni Jacob ang pagpapala.
Si Isaac ay matanda na at halos di na makakita, kaya ipinatawag niya si Esau ang anak niyang panganay. Sinabi niya rito, "Anak, matanda na ako at malapit ng mamatay. Mabuti pa'y lumabas ka at mangaso. Ihuli mo ako ng usa at lutuin ang putahing gusto ko. Pagkakain ko'y igagawad ko sa iyo ang aking basbas bago ako mamatay." Narinig pala ni Rebecca, samantalang kinakausap na Isaac si Esau, kaya't ang umalis ito upang sundin ang bilin ng ama, tinawag niya si Jacob at sinabi, "Narinig ko ang sinabi na iyong ama kay Esau. Ihuli mo ako ng usa at lutuin mo para sa akin. Pagkakain ko, babasbasan kita sa harapan ni Yahweh bago ako mamatay. Ganito ang gawin mo, anak. Kumuha ka agad ng 2 kambing na mataba at iluluto ko para sa iyong ama. Ipakain mo sa kanya nang ikaw ang magawara ng basbas bago siya mamatay." "Ngunit inay," tugon ni Jacob, "mabalahibo si Esau, samantalang ako'y hindi. Malalaman ni ama na nililinlang ko siya kapag ako'y kanyang nahipo, susumpain niya ako sa halip na basbasan." Sumagot ang ina, "Basta sumunod ka, anak. Ako ang bahala. Kumuha ka na ng kambing." Kumuha nga si Jacob at iniluto ng kanyang ina ang putahing gustong gusto ng kanyang ama. Binihisan ni Rebecca si Jacob ng pinakamagarang damit ni Esau na iniingatan niya. Ang mga braso at liig ni Jacob na walang balahibo'y binalutan niya ng balat ng kambing. Pagkatapos, ipinadala sa anak ang putahe na may kasama na pang tinapay na niluto rin niya. Lumapit si Jacob kay Isaac. "Ama," wika niya, "sino ka ba?" Tanong nito. Ako po'y si Esau," sagot ni Jacob. "Nagawa ko na po ang inyong inuutos sa akin. Narito na po ang gusto ninyong pagkain. Bumango na kayo at kanin ninyo ito nang ako'y mabasbasan." Pagkatapos, "Kadali mo naman. Saan ka nakahuli nito?" Tanong na Isaac. "Tinulungan po ako ni Yahweh na inyong Diyos," sagot ni Jacob. Nagtanong na muli si Isaac, "Ikaw ba'y talagang si Esau? Lumapit nga rito nang malaman ko kung ikaw nga." Lumapit naman si Jacob at siya hinipo ng ama. Kay Jacob ang tinig, ngunit ang bisig ay parang kay Esau. Pabulong na wika na Isaac. Hindi niya nakilala si Jacob sapagkat ang mga bisig nito'y mabalahibo ring tulad ng kay Esau. Babasbasa na sana ni Isaac si Jacob, ngunit muli pang nagtanong, "Ikaw nga ba si Esau?" "Ako nga po," tugon ni Jacob. Kahit sinabi ni Isaac, "Kung gayon, akin na ang pagkain at pagkakain ko'y babasbasan kita." Iniabot ni Jacob ang pagkain at binigyan pa niya ng alak. "Halika, anak, at hagkan mo ako," sabi ng ama. Niyakap ni Jacob ang ama at naamoy nito ang kanyang kasuutan, kaya't siya'y binasbasan. "Ang masamyong halimuyak ng anak ko, ang katulad ay samyo ng kabukirang si Yahweh ang nagbasbas. Bigyan nawa ikaw ng Diyos ng hamog buhat sa itaas, nang tumaba ang lupa mo't ikaw na may makaranas ng saganang pag-aani at alak na masarap. Kayaan ang mga bansay paalipin at gumalang. Kilanlin kang Panginoon ng lahat mong mga angkan. Gumalang din ang lipi mo sa panig ng iyong inang sila nawang sumusumpa sa iyo ay sumpain din. Ngunit ang pagpapala sa iyo ay pagpapalain." Matapos igawan ni Isaac ang kanyang basbas, umalis si Jacob. Siya namang pagdating ni Esau na may dalang usa. Niluto niya ito ng masarap at dinala sa ama. Sinabi niya, "Maupo kayo, ama, at kanin ninyo ang dala kong pagkain upang ako'y inyong mabasbasan." "Sino ka ba?" tanong ni Isaac. "Si Esau po ang inyong panganay," tugon niya. Nanginig ang buong katawan na Isaac. Wika niya, "Kung gayoy, sino ang naunang nagdala sa akin ng pagkain? Katatapos ko lang kumain ang ikay dumating. Binindisyonan ko siya at tataglayin niya iyon magpakailanman." Humagulgol ng iyak si Esau nang marinig ito at nagsumamo. "Bindisyonan din ninyo ako, ama." Ngunit sinabi na Isaac, "Nilinlang ako ng iyong kapatid, kaya nakuha niya ang bindisyon ko para sa iyo. Pangalawa na itong pang-agaw niya sa akin," wika ni Esau. "Kaya pala Jacob ang kanyang pangalan. Kinuha na niya ang aking karapatan bilang panganay at ngayon inagaw pa rin niya ang aking bendisyon. Wala ba kayong nalalabing bendisyon para sa akin?" "Wala na ako magagawa, anak," wika ni Isaac. "Siya'y Panginoon mo na ngayon. Ginawa ko ng alipin niya ang kanyang mga kamag-anak. Ibinigay ko na sa kanya ang kasaganaan at sa pagkain at inumin. Kaya wala nang nalalabi para sa iyo." Ngunit patuloy na nagsumamo
sa kanyang ama si Esau, bakit isa lang ba ang inyong bendisyon? Idamay na rin ninyo ako at patuloy siyang nananis. Sinabi na Isaac sa kanya, hindi ka magtatamasa nitong yaman sa daigdig, pati hamog sa itaas magkukulang ang iyong bukid. Upang ikaw ay mabuhay, ang patalim ang iyong gamit, ngunit ikaw ay aliping maglilingkod sa kapatid. Para ikaw ay lumaya, kailangang maghimagsi na muhi si Esau kay Jacob, pagkat ito ang binasbasan ng kanyang ama. Kaya't ganito ang binuo niya sa kanyang isipan, pagkamatay ng aking ama at ito'y hindi na magtatagal pa, patayin ko si Jacob. Hindi nalingid kay Rebecca ang balak na ito ni Esau, kaya't pinagbigay alam niya agad kay Jacob. Sinabi niya, anak, binabalak ng iyong kapatid na ikaw ay patayin upang makapaghiganti siya. Umalis kang madali, pumunta ka sa haraan at doon ka muna tumira sa aking kapatid na si Laban. Doon ka muna hanggang hindi naglulubag ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo't pababalitaan kita. Kung maaari ka nang bumalik, masaklap man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong di ko matitiis ang iyong kapwa. Tuluyang mawala sa akin. Yan po. Purihin po ang ating Diyos, mga kapatid, sa ating binasa ang kwento po ng buhay ni Isaac, ni Rebecca, hanggang napunta na po sa kanilang mga anak na si Esau at saka si Jacob. Ano po? Kahit man sa kanilang kapanahunan ay naroon na po yung pandaraya, kasinungalingan. Ngunit ang isang pagkakamali ni Esau ay pinagpalit niya sa pagkain ang kanyang pagiging panganay. Kaya yun po ang nangyari sa kanya. Ano po? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, patuloy niyo pa rin po akong sabaybayan sa aking YouTube channel at ipagpapatuloy po natin ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Bukas po ay nasa chapter 28 na po tayo. Salamat sa Diyos sa kalakasan na binibigay niya sa ating lahat at salamat po ng maraming marami sa inyo sa inyong suporta sa aking YouTube channel. Samahan po tayo ng Panginoon at patuloy niyang pagpalain ang bawat hawakan ng ating mga kamay. Sa pangalan po ng ating Panginoong Hesus. Amen.